boss. Yan, kailangan mga ka-fighters, lagyan natin ng spacer yung kabilyada sa ating hagdan. Pag-maintain yan sa ating concrete cover. Kailangan may concrete spacer para ma-maintain ang distansya sa ating kabilya mula doon sa ating porma or sahig. Concrete cover na yan mga ka-fighters. Mapagpalang araw mga ka-fighters at welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ibabahagi ko sa inyo pagkabilyada ng hagdan. Bali, nagkabilyada na kami ng hagdan dito mga ka-fighters. At isishare ko sa inyo paano namin to ginagawa. At sa hindi pa nakasubscribe sa akin channel, asahan ko yung subscribe, like, at pindutin nyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong i-upload about construction. Thank you at tara mga ka-fighters. Yon, for today's video mga ka-fighters, isishare ko sa inyo or ibabahagi ko sa inyo pagkabilyada ng ating hagdan dito. Ayan. Kibali mga ka-fighters, yung min bars na aming ginagamit dito is 16mm. Ayan, 16mm mga ka-fighters. Ito yung mga abang na natin. Yung min bars natin. Kibali, ang ating ditong abang na top bars pagdating dito sa hagdan naging bottom na siya kasi binaluktot yan, naging bottom na siya. Tapos yung ating bottom dito na abang naging top bars na siya. Ayan, kita natin mga ka-fighters. At dito yung horizontal na nilagay namin is 12mm. So 12mm yan. Pati dito sa ating bottom bars. Ibali, ang haba nito mga ka-fighters is 6.9 meters mula dito hanggang doon sa top flooring sa ating SOG. Ayan, at nagpaglagay na tayo ng concrete spacer for maintaining sa ating kabiring, maintain sa ating kabiring, concrete kabiring natin mula dito sa ating sahig at sa ating kabilyada. Yon, ito yung forma sa ating framing sa nosing. Kibali, niskwala natin dito. Tapos naka-bench yan ng paganyan. Yun yung forma. Para yan dito sa ating nosing. Sa ating hagdan. Ito yung nosing natin mga ka-fighters. Yan. Ganito pag purma sa ating nosing. Kibali, ito yung second step. First step to. Kailangan naka-align siya dito sa ating first step. Nakababa siya ng 4cm para sa kabiring concrete natin. Yung purma dito, nakatali yan dito. Yung naka-bent. Pag ganyan, yung haba sa bent nito mga ka-fighters is 10cm. Ito. Ayan. Dating naman dito sa third step natin, nakatali siya dito sa ating horizontal. Okay, bali 12mm to. Yung ginawa natin ditong nosing framing natin is 10mm lang yan. At may support tayo dito. Yun yung kurma. Dito sa kanto na to, may isa tayong 10mm. Lagyan natin dito sa gitna. Pero pagdating dito, 12 na ito. Yun yung forman yan. Bali 15cm ang ating spacing dito. 15cm, bali 7 ito. Piraso 1 2 3 4 5 6 7 8 pala.
Kung dito sa may kulong, pagdating doon, siyam na. Sa paglagay natin ng nosing framing, kailangan may tangsi tayo. Hindi ko pinabayaan na hindi tayo magtangsi, kailangan magtangsi tayo. Dahil ito ang guide natin para pantay ang mga steer nosing natin at pantay din ang ating concrete cover. Yan mga kapiters, 4cm yan yung standard na concrete cover natin dito sa ating nosing, kasi ganito yan, ito yung step natin. Yan, ito yung step, ito yung ating riser. Ibali ang riser natin dito is 19cm mula dito hanggang dito. Yung kabilya natin nandito yan, ganyan. Kaya kailangan importante ang tangsi dahil ito ang guide natin sa paglagay dito, yung nosing framing natin na reinforcement sa ating nosing ibali, para hindi ito tataas o hindi ito bababa. Kailangan napakapantayan. Kaya naglagay tayo ng tangsi. Tinatangsian ko yan. Hindi ko hinayaang walang tangsian. Papunta yan dito. Ito yung kibali step na natin dito. 30 yung step natin mga kapiters. O run. Ayan, 30 yan. Itong tangsi na to. Kung makikita natin dito, yan o, may concrete cover, kasi ito yung finish flooring natin sa ating step. Tapos baba tayo ng 4cm para sa concrete cover. Ito na yung ating mga kabilyada or reinforcement sa ating nosing or step. Kita natin yan mga kapiters. Blocktop sa dito, tapos nakatali naman siya dito sa isa para na yan dito. Ayan, ganyan yan. Kaya kung kayo'y maglagay ng kabilya dito sa ating nosing, huwag ninyong kalimutan magtangsi. And ito yung guide natin, guide sa ating kabilya. Dahil kung wala itong tangsi, baka nandito kayo nakatali, wala na tayong cover dito sa ating concrete. Tapos bali 19 step to mga kapiters yung hagda natin, 19 riser, 19 din ng riser natin. Manang hagdan installer si Miao. Tibali mga kapiters, sinunod nila pagforma ang ating nosing or riser natin. Yung step kinupormahan. Sinusukat natin yan para sakto yung atong kibali siding yan mga kapiters, siding sa ating step.
siding sa ating snap or nosing. Pag formal ito mga kapighters, kung anong riser natin, yun din yung tatabasin nating siding sa ating riser. Bali 19 yung riser natin, tatabasin natin na siding pang forma, 19 din. Yan. Pusipita natin. Matibay na yan, Miaw? Baka hindi yan matibay, Miaw, ha? Kailang tibayan mo yan. Yan, tangsian din natin yan mga kapaiters para tuwid. Doon sa kanto ng ating step. At dito sa kabila rin kanto. Tangsi natin yan. Para yan sa ating siding forma. Sa ating nosing. Yan, ito yung nosing natin. Yan, yung forma na mga kapaiters sa ating pagkabilyada sa ating hagdan. Yun, ganun. Yun lang pa kasimple. Stair reinforcement. 16mm ginagamit namin yan, bottom bars at ang top bars natin, yung main bars. Dahil mataas yung ating hagdan. 6.9 meters yan. Mula doon hanggang dito. Diyan sa ating top sa ating isoji. Yan, lagyan natin ng spacer yan para sa ating siding. Tapat lang natin sa tangsi. Tulad nito mga kapighters, may spacer tayo na kabilya para paghigpit natin dito. Hindi papasok yung ating siding sa ating nosing. Hindi papasok dito. Nang naka may ano yan, may stopper. Daulawa. Tulad sa ginagawa ni Dudong Miaw. Yan, ito na yung forma sa aming pagkabilyada sa hagdan mga kapighters. Oh, ito na yung forma. Ito yung mga step natin. Step, step. Yan lang. Tapos lagyan ng tangsi. Paglagay natin sa framing sa ating nosing para pariha yung takbo. Yan. Yan, pariha. Kalayan niya dito. Yun, that's all mga kapaiters. Yung pagkabilyada namin sa hagdan. At sana may kunti kayong nakukuhang idea dito. Reinforcement of stairs mga kapaiters. At nagpapasalamat pala ako sa ating mga subscribers, supporters na walang sawang nagsuporta sa aking channel. Thank you very much and see you next my vlog. Bye bye. God bless.